Isang magandang gabi sa ating lahat. Ayan, nagbabalik po tayong muli. Ayan, ilang taon din tayong natulog. Mega mega love shoutout po sa mga viewers natin for tonight. Ayan, Madam J, ayan. Big shoutout po, big shoutout kay Madam J Benitez. Ayan. Talagang isa sa mga very supportive na kaibigan dito sa YT. Ayan, big shoutout Jeff Chukchuk. Ayan. Ayan, isang jacket para sa iyo, idol. Sabi ni Madam J, congrats host, harang is real na. Sana nakatulog, tas pagising harang na. Sana all. Hindi, nangyari naman tong harang na to nang dahil talaga sa support ninyo, Madam J. Maraming salamat din talaga. Talagang hindi biro din yung support ng mga kaibigan ko dito sa YT bago nangyari yung harang na ito. Talagang maraming salamat. So yan, medyo na busy lang po tayo ng mga ilang taon, kaya ngayon lang ulit tayo nakabalik. Grabe. Sobrang tagal. Bigla kong na-miss. Ayun, Idol Jeff Chupchup. Ayan, mega love shoutout po. Oo, Madam J, oo, sana dahil sa trabaho. Talagang minsan hindi na maisingit. Kaya ito, nagkaroon ng ano, konting pagkakataon, kaya samantalahin na natin itong gabi na ito. Ayan, Evel Dignaran, pa-shoutout po yung mga comforter ko. Comforter lang ni Evel Dignaran ang malakas. First time po nating bumalik sa ere, pero ito ang lalabas sa live chat natin. Nagpapa-shoutout ng comforter. Ayan, yung mga malalamig. Yung mga viewers po natin dyan na medyo malamig yung love life, meron po dito nagpapapromote ng comforter. Ayan.
Mega love shout out sa 5 million viewers natin sa ngayon. Grabe, viewers natin ngayon inabot ng 5 million. Shout out. Evel Dignaran. Team Bill Isan ang malakas. Asan yung malakas? Ayan, sa wakas, nakabalik po ulit tayo. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumuport dito sa ating programa tuwing gabi. Shout out kay Mitsumi. Ayan, matulog ka na. Laro ka ng laro, cancer naman. Mitsumi lang ang malakas. Malakas na cancer. Merong nagpapa-shout out. Pa-shout out daw Aerobics Dignaran, shout out sa iyo. Happy viewing po sa mga supporters natin dito sa bandang likod lang. Boss Bel Mason, manilibre na naman to bukas. Na shout out na naman dito sa live. Andrea Gail Toyor, ang malakas. Talagang walang kupas na supporter. Grabe itong mga supporter ko, hindi na nagbabago ang pangalan. Sila't sila na lang ang nandito. Magpalit naman kayo ng screen name para maiba naman yung mga nagsusupport dito sa channel natin. Yun naman. Ayan, maraming salamat, Sir Jeff Chup. Ayan. Idol, hindi ko na naaabangan yung ano mo, yung live stream. I-notify mo nga ako pag mag-i-LS ka. At inaabangan ng anak ko yung live stream mo, natutuwa siya sa'yo, tawan-tawa siya sa mga pakwela mo talaga. Hindi kanya makalimutan eh, kaya tuwan-tuwa siya kanina nung biglang lumabas dito sa live chat yung pangalan mo eh. Sa wakas, sa loob ng ilang taon, nakapag-live ulit tayo. Pero ngayon lang ulit ito. Ulitin ito siguro, baka next year na ulit.
Oh, Idol Jeff, Idol Jeff Chuchup. Oo nga. Naulang ulit ako nakapag-ilis, almost halos 3 weeks din. Sobrang tagal. Medyo na-busy lang kasi tayo. Meron tayong mga racket-racket na tinapos lang. Masyadong tight kasi yung sked. Yung iba meron talagang hinahabol na deadline. Kaya ayun, talagang umaga't gabi, kinakailangang pagtrabahuan. Ayan, ngayon medyo nakalibre-libre tayo ng konti ngayon. Kaya ito, ano tayo, medyo relax-relax ng konti. Ayan, meron pong nag-celebrate ngayon ng birthday. Pabati po ako. Birthday ko po ngayon. Birthday ko po kasi ngayon. Sana all talaga may birthday. Aerobics Dignaran, sana all nagbe-birthday. From Jeff Chupchup, happy birthday po, Veronica Dignaran, with smile. Aba, kita mo yun. Nakabingwit ka pa ng isang smile dito sa white world natin ngayon. Veronica Dignaran, para sa birthday mo, heto, para sa'yo. Ayan. Kumusta yung birthday girl natin? Ayan. Ang sabi ni Jeff Chupchup, bakit baril? March 31 po, birthday ko din. Pa-jacket po kayo, Lods. Ayan naman. Pambihira, oo nga. Oh, teka. Eto, bibigyan na kita ng jacket. Pambihira, bakit wala nga si Lodi, wala kang jacket. Ayan, may jacket ka na ngayon. Ako po, April 11. Pabati din po. Idol Jeff, akala ko pabigti yung basa ko. Mali pala, sorry. Sorry, akala ko pabigti. Pabati. Mukhang inaantok na ako ngayong mga oras na to. Humihina na yung
Yung mata, no, lumalabo na paningin ko dito. Pabati po, pabati, pabati. Ayan, ayan. Happy, happy birthday po. Happy birthday po sa lahat ng magbi-birthday hanggang December. Ayan. Kasama na po yung magbi-birthday ng December 18 at saka December 21. Happy birthday sa inyong lahat. Sorry po, sorry po. Akala ko pa big day po yung basa ko. Boss Belmason, ayan, present! Boss Belmason ang malakas. Ayan, maraming maraming salamat po sa suporta, Boss Belmason. Ito talaga ang literal na malakas. Walang kukontra dito. O nga, Idol Jeff, minsanan, minsanang bati na to sa isang taon. Kasi bihira lang tayo mag-ili sa loob ng isang taon.
Ayan, mukhang nanahimik na. Mukhang nanahimik na yung mga may birthday natin. Ayan, ulitin natin ha. Happy happy birthday po sa lahat ng may birthday hanggang December. Talagang minsana na to, minsana ng batian. Kasi ang next LS natin baka 2022 ulit. Mega mega love shoutout po sa 10 million viewers natin for tonight. Okay. Diretso na po tayo sa discussion natin. Actually, 11 sessions na tayo dito sa regular na basic electronics discussion natin. Ang next topic natin is about integrated electronics. So ngayon, itong part na to, sayang yung ibang viewers natin, wala ngayon, no? Yung isa nating masugid talagang participants, wala daw siyang data ngayon. Okay, so bali ito ang i-discuss natin about integrated electronics. Ito is more on basic lang. Ang pinakang konsepto lang dito sa discussion natin is i-familiarize lang natin ano ba yung tinatawag na IC or integrated electronics. Meron bang iba't ibang klase ng IC? Paano ba sila kinakategorize? Mamaya pag-aaralan natin lahat yan. Isa-isahin natin. Okay, mukhang wala na tayong iniintay na participants para sa discussion natin for tonight. Siguro sisimulan na natin, no?
Medyo biglaan din kasi yung sked natin. Naghahabol din lang tayo ng libreng oras. Kaya ito, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Kaya ito, samantalahin na natin to. Asa na kaya yung mga nagpapa-shoutout kanina? Mukhang tulog na yata yung mga nagpapa-shoutout, ha? Mitsumi lang ang malakas. Malakas humilik. Okay, para sa mga participants po natin dyan sa baba. Ayan, ayan, nabuhay, nandyan na. Si Mitsumi. Kala ko natulog na. So ayan. Simulan na natin. Ayan. Ang sunod natin i-discuss about sa electronics is yung tinatawag nating integrated circuits. Or ano ba yung tinatawag na IC? Ayan. Marami, siguro lahat naman tayo, lahat na nandito, medyo mayroon ng idea ano ba yung tinatawag na IC. No? Ito yung isa sa mga electronics component naman na kung saan, parang sa ibang term yung tinatawag nating miniaturized, pinaliit siya. Sa ibang term naman, tinatawag siya na chip, microchip, na kung saan siya ay ang meron siya o siya ay consist ng maraming iba pang electronic components kagaya ng transistor, ng resistor at saka diode. Ayun, itong mga figures na makikita nyo dito sa baba, yan yung mga sample ng mga tinatawag nating IC or integrated circuits. Okay? So pinaka-common siguro, usually pag digital electronics ang pag-uusapan, pinaka-common yung tinatawag nating si microchip. Yan. Before. Pero sa ngayon, ang dami na rin kasing nagsilabasan na mga iba't ibang klaseng brand ng IC or integrated circuits. Yan. Ano ba yung tinatawag na integrated circuits? Para din itong transistors. Wala siyang pinagkaiba sa transistors. Yung diniscuss natin before sa transistor, almost the same na kung paano maalalaman yung isang operation niya is always dapat magre-refer ka doon sa tinatawag niya na datasheet. Kasi yun yung pinakang Bible niya. Kasi sa daming component, sa daming electronics component, hindi mo talaga makakabisado yon lahat. Most especially yung mga rare na IC na bihira lang naman talaga gamitin. Now, kung paano mo siya gagamit or paano mo siya mapafamiliarize is sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na datasheet. Pinakang Bible mo yon. Hindi ka magkakamali, basta yun yung susundan mo. Yung tinatawag nating IC or microchip or integrated circuits, maraming klaseng nagsilabasan. So, different shapes at saka sizes. Ang pinaka-common lang, pinaka-familiar lang siguro sa atin, yung nakadapa na kulay black na maraming paa, yun kalimitang pinakang definition pagdating sa kanya, no? Or kalimitan, pag sinabing maraming paa, sabihin natin more than 2 or more than 3. Ayan. Yan si characteristic ni integrated circuits. Ayan. Nung una, kung naibabalikan ko, nung nag-aaral pa lang ako noon, mahilig din ako sa mga experiments,
Pinakasikat nung una yung tinatawag nating DIP chips or yung DIP IC, integrated circuits. Yung DIP na yun, yung tinatawag na dual inline package na kung saan siya is meron talagang paan na tinutusok dun sa PCB, then hinang mo sa kabila. But sa ngayon, maraming mga nagsilabasang style, different styles, kasama na dyan yung tinatawag nating SMT. Na kung saan, hindi mo na kailangang ibutas pa sa PCB yung IC mo. Nakapatong na lang siya. Tinatawag siya as surface mount soldered. Yun yung mga bagong technology sa ngayon pagdating sa IC. So may mga katanungan po, pwede po kayo mag-leave ng message dito sa live chat natin, or di kaya pwede rin po kayo mag-leave ng message doon sa Facebook. Kung meron po tayong participant sa Facebook, ayan. Ayan, meron po nag-comment, meron po tayong viewer, meron po tayong viewer. Ah? Hindi raka makita. Ayan, ang inyo pong lingkod sa ngayon ay ayaw magpakita. Nagpapakita lang po ang inyong lingkod kapag ka ang ating live stream ay bayad. Ayan, normally po ano po, pagka ganitong discussion lang, hindi na po ako nagpapa-view. Hindi na po naka-display yung aking guwapong mukha kasi baka mamaya ma-distract yung aking mga participants. Ayan. Yan, shout out Daisy Pisariton. Ayan, isa sa mga kaibigan ko ito doon sa hometown ng lola ko sa Banton, Romblon. Ayan. Mega love shout out po sa lahat ng taga Banton, Romblon. Maadong gabi sa Inrong Tanan. Ayan. Sa tanang mga kamag-anakan na ko ra sa Romblon, Banton, Romblon, maadong gabi sa Inrong Tanan. Ayan po, big shoutout po sa 7 million viewers natin. Aba, akalain mo yun, meron tayong 7 million viewers sa ngayon. Ayan. Ituloy natin ang discussion, sayang. Na-miss natin si Lodi. Jerry Boy Mosquera ang malakas. Wala ka ngayong gabi, Lodi. Anyway, di bali, sabi naman niya, i-review daw niya bukas itong live stream natin. Wala tuloy tayong commentator. Ngayon, sunod naman nating i-discuss, meron tayong, actually meron 3 different types ng tinatawag nating integrated circuits. Una, yung tinatawag nating analog integrated circuits, digital integrated circuits, at saka mixed integrated circuits. Ayan. Later sa mga susunod na discussion natin, siguro pilitin natin magkaroon dito ng actual simulation. Kung ano ba yung difference nitong tatlong ito at the same time, ipapakita din natin kung paano gumagana itong bawat integrated circuits na to. Titingnan natin sa analog kung makakahagila pa tayo ng mga sample na pwede nating i-demo gamit itong analog circuits na ito. Yan. So kalimitan, pag tinutukoy natin yung analog circuits, ito is kalimitan, ang dalawang pinaka-familiar dito yung tinatawag nating linear at saka non-linear integrated circuits.
na tumutukoy sa analog ISIS natin. So dito meron tayong tinatawag na linear integrated circuits or linear ISIS at saka radio frequency integrated circuits. So dito, so magre-request siguro ng mas further discussion about dito sa topic na to. Actually, maganda itong topic na to about sa mga frequency integrated circuits. Medyo mahaba pa ang discussion ito. So before, so may mga experiment ako nito na involve itong tinatawag nating frequency integrated circuits. Isang experiment ko dito about FM station. So before, nakakapag-create ako dito ng circuit na kung saan pwede kang makapag-create ng sarili mong FM station. Meron kang sariling frequency range. Pero within limited area lang. Kasi bawal naman yun kung i-air mo siya. Let's say sabihin mo nationwide may sarili kang FM station. So for ano lang, for experimental purposes lang. Ayan. Pwede. So sa mga magre-request siguro, pwede natin ulit balikan yun. Nakakamiss din yung mga panahong mahilig tayo mag-experiment, mag-DIY ng mga ganitong technology. Sa ngayon kasi medyo nakakalimutan na sila ng pumasok itong digital electronics at the same time itong pagdating ng microprogramming. So siguro mga special applications na lang talaga magagamit itong analog integrated circuits kung nagre-require ng ganitong klaseng IC. Usually sa mga radio frequency. Big shout out. 13 million viewers natin. Ayan. So stay tuned lang po tayo. Ayan. Next, i-discuss naman natin yung tinatawag nating digital integrated circuits. Ayan. Ito yung pinakang counterpart lang nung analog kanina. So isang ano lang, bibigyan ko lang ng additional info about sa comparison between sa digital at analog. Ayan, meron silang mga ibang scenario na ganito. Pagdating kay analog, marami siyang stages, kumbaga. Pero, pagdating naman kay digital, always, dalawa lang yung kinukonsider niyang state dito. It's either mapa-zero siya or mapa-one. Na kung saan, yung zero, so equivalent siya ng false or logic zero. Or equivalent siya ng off state. Yung one naman, so siya ay kinukonsider natin as high state. Logic 1 or true. Sa ibang statement naman, kinukonsider siya as negative-positive pero hindi siya necessary. Mas angkop gamitin si low and high, true or false, 1 or 0 pagdating kay digital integrated circuits. Yun. From Shernan Fronda. Hello po, good evening. Ha ha ha. Shernan, Fronda lang ang malakas mag ha ha ha. Idol Shernan Fronda, Lodi, merong nagsasabi dito, Shernan Fronda ang malakas.
Malakas daw. Ayan, merong investigador dito. Sernan Pronda, kasama ka daw sa PUBG. Bigla na lang napasmiley si Aerobix. Ayan. So magpatuloy tayo, muli nating ipagpatuloy ang kailangan nating ituloy na integrated circuits. Kanina, na-discuss natin yung tinatawag nating analog at saka digital integrated circuits. At ngayon naman, ito yung pangatlo. Ano naman kaya yung tinatawag nating mixed integrated circuits? Ito naman is combination lang siya ng tinatawag nating analog at digital IC na kung saan siya ay magkasama into a single chip. Yan. Yan yung tinatawag nating mixed integrated circuits. So, ito, ang mga IC na ito, mga functions kagaya ng tinatawag nating digital to analog converters. So, dyan magkasama sila sa isang microchip. Meron din tayong tinatawag na analog to digital converters or DA and AD converters. Ganon din yung mga clock timings natin. Later, marami tayong magandang maipapakita dito siguro or i-discuss natin. Gagawin nating activity. Most especially itong analog to digital converters. So magbibigay ako dito ng mga actual samples kung paano sila nangyayari in actual. Para at least magkaroon tayo ng idea, ganun pala. Ganun pala yung konsepto nun. Yan. Then ngayon, pumasok naman tayo sa tinatawag nating general types of integrated circuits. Unang-una, meron tayong tinatawag na logic circuits. Well, ito yung talagang pinakakailangan talaga. Kinakailangang, alam mo, pagka ikaw ay nag-work or nag-aaral pagdating sa integrated circuits. Itong tinatawag nating logic circuits na kung saan siya ay nakadesign na gamit yung tinatawag nating logic gates, kung tawagin. Dito, ang pinakang basis lang niya or basehan lang is yung tinatawag nating binary input and output, 0 or 1. Normally, pag sinabi nating logic circuits, sila yung mga IC or integrated circuits na ginagamit natin for decision makings. Pagka meron kang halimbawa, paano ba yung mga decision makings? Parang ganun din kasi ito sa tao eh, na kinakailangan pa rin, merong point na magde-decide ka kung kinakailangan mo bang i-let go o lalaban. Ayan. Pagdating ng integrated circuits, ganun din. Halimbawa, magbigay tayo ng isang scenario kung paano nangyayari dito yung decision making. Halimbawa, gagamit ako ng integrated circuits para sa street light. Ang konsepto ko or ang purpose ko kung bakit merong integrated circuits yung street light ko para automatic siyang mag-on sa gabi at automatic siyang mag-off sa araw. Ayan. Hindi ko na kailangang magpindot pa ng on-off sa mga switches.
or sa mga controls ng bawat street light ko. Automatic na siya. Nakadepende na siya doon sa scenario. Kaya pagdating ng umaga, automatic ma-off yung ilaw niya. Pagdating ng hapon, iilaw ulit. Now, nangyari yung decision making, so hindi yung tao ang nag-decide kung kailan siya mag-on. So, mismong yung circuit or yung integrated circuits ang magde-decide sa kanya. Kapag nakasensya ng liwanag, mamamatay ang ilaw. Kapag nakasensya ng madilim, aandar yung ilaw. Yan yung tinatawag nating logic circuits. Yun. Sir Nan Fronda, ang malakas. Malakas daw mag-PUBG. Okay, so next discussion natin sa general types of integrated circuits, nandyan yung tinatawag nating comparators. So yung tinatawag na comparators IC are used as comparators for comparing the inputs and then to produce an output based on IC comparison. So normally ito, pagka pwede kang mag-compare ng dalawang input, then meron siyang, sa gitna, meron siyang process na gagawin na kung saan i-compare niya para makapag-produce siya ng isang output. It's either digital output. Yan. Isang magandang example dito sa mga comparators, water level. Yan. Halimbawa, meron kang tanki sa bahay, water tank. Tapos, kung makikita mo kasi yung water tank, may height siya, mataas. Ngayon, paano mo ma-identify yung water tank mo as full, half, or low? Ay, paano kung meron pang tinatawag na half empty, half full, ganon, something na ganon. So, yun is, kung lalagyan mo ng sensor bawat isang criteria, mangangailangan ka ng maraming sensor. Ngayon, by the use of this comparator, merong mga formulation na pwede kang ipa-implement na kung saan makukuha mo yung parang rene-require mong output depende doon sa makukuha niyang feed galing doon sa magiging input natin. So, yun ang tinatawag nating comparator. Later siguro, pagka meron tayong extra time ulit, magbibigay tayo ng actual simulation kung paano nagpe-perform ng or paano gumagana yung comparators. Okay? Now, kung wala po tayong katanungan, move tayo sa next. General types ng integrated circuits natin. Ito naman yung tinatawag nating switching IC. Switches or switching ICs are designed by use the transistors and are used for performing the switching operations. Yan. So dito meron tayong isang example. Kalimitan ito itong pinaka-familiar itong ano bang part number yung kalimitang pinaka-gamit na gamit pagdating kay switching transistor? Ayan. Maghanap tayo kay sa optocoupler. Ayan. Sa family ng MOC 3043,
3041. So yan, yung mga switching transistors na kung saan ang main purpose naman nito is for switching purposes din. Parang wala siyang pinagkaiba dun sa mga discussions natin before sa transistors. Yan. Pero dito, of course, dito merong, para baka pa kasi may magtanong, meron na palang switching transistors, bakit meron pang switching pagdating sa IC? Meron kasi silang parang mga specific features din na kung saan, kung meron kay transistors, wala kay IC. At the same time, meron si IC na wala kay transistors. At yung iba naman is for special purposes talaga. Kaya naka-design tong tinatawag nating switching transistors. But anyway, mas ano, before mas gusto kong gamitin itong switching ICs na to compared to transistors. So siguro kanya-kanyang ano din naman, kanya-kanyang diskarte kung paano i-develop yung isang circuit. But most of the time, kung ito is for industrial purposes or commercial purposes, dapat i-consider din muna. I-consider din muna yung pinakang application niya at kung ano talaga yung magsasakto, mag-fit para sa kanya. Kasi both of them parehas naman pwede nang gamitin eh. Mega love shout out sa 11 million viewers na nagtsatsaga dito sa ating live stream sa live stream natin ngayon. Asa na kaya yung mga Team Sugod? Siguro magtataka yung Team Sugod. Bigla na naman tayong lumutang sa gitna ng kawalan. Hindi nila inaasahang pagkakataon, bigla na namang lumutang si AVJ Solutions. Mukhang natutulog ang mga Team Sugod ngayon. Malamig ang panahon. So next discussion natin about general types of integrated circuits. Meron tayong tinatawag na audio amplifiers. Yan. Ang audio amplifiers naman are one of the many types of IC which are used for amplification of audio. Yan. These are generally used in audio speakers, television circuits, at sa iba pang mga electronic components na kung saan involved yung tinatawag nating audio or sound system. So dito sa baba, meron tayong sample, schematic diagrams kung paano yung isang audio amplifiers binuo. Yan. So dito sa part na to, marami tayong pwedeng ma-feature siguro na experiment pagdating dito sa mga audio amplifiers. So simulan siguro natin sa mga mababang wattage, sabihin natin from 5 watts, 10 watts amplifiers. Then up to 20, 40, 100 watts.
So siguro naman, wala naman siguro sa inyo magre-request. Magbuo tayo ng amplifiers na 1,000 watts, no? Mga 100 watts to 300 watts siguro enough na enough na yun para sa atin. Ayan, saktong-sakta yan pang bahay. Sa mga interesado about sa amplifiers, kung paano mag-develop na amplifiers, ayan, samahan niyo po kami. Bali, magde-develop tayo ng amplifier circuit simula sa pinaka-basic from the start. Dito, i-discuss natin or i-guide natin kung paano natin babasahin una yung chip, yung audio amplifiers, IC na gagamitin natin, then paano natin siya i-implement. At the same time, aalamin din natin yung kanyang specifications para kumbaga mas advanced tayo ng konti kumbaga. Alam natin yung limit nung amplifiers na yun, nung IC na yun. Kasi based sa experience kasi maraming mga, sabihin natin may mga amplifiers sa bahay. Talagang pag tumunog, pag pinatugtog, hala, hanggat nas iikot pa yung volume, ikot lang ng ikot. Hanggang sa hindi na lang namamalayan, nasisira na yung amplifiers, nasusunog na yung kanyang IC. So ngayon, kung bakit siya nasusunog kasi is, nasasagad kasi yung limit niya, kasi hindi natin alam kung ano yung maximum limit na kaya niya. So yung iba naman, ang diskarte naman, so merong isang amplifiers, merong isang speakers. Ah, speaker lang, well, without S. Pambihira talaga. Buti na lang, nandito sa likod yung aking tutor pagdating sa English. Ayan. Pag isang speaker lang, sabi, medyo mahina daw ang tunog. May mga nag-a-advise, dagdagan mo daw ng speaker para mas lumakas yung tunog. Sometimes, yung mga ganong senaryo, aba, oo nga, gumagana, no? Isang amplifier dati, isang speaker dati, mahina daw. Ginawang dalawang speaker, lumakas. Aba, oo nga. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon is ganun. Meron kasi yung tinatawag din na, kumbaga, matching nung driver mo at yung pinakang load niya. Dapat match sila. Kasi once na na-overload yung amplifiers mo, alibaba, mas marami yung speakers na kinabit mo, hindi na kaya ng amplifiers mo, tapos sinagad-sagad mo pa yung kanyang volume. Hindi tatagal talaga yun. Ang mangyayari doon, mahihirapan yung amplifiers kasi hindi na sila match. Kumbaga, yung 50 kilos na tao, pinagbuhat mo ng 100 kilos na sabihin natin, bigas. Pambihira. Bigas pa talaga yung naisip. Ayan. O, imagine mo yun. Kung titingnan mo, hindi na maganda yung ratio. Hirap na yung driver. So, always dapat ang kinukonsider dyan, inaalam muna natin yung specs para alam natin kung kailangan bang i-upgrade yung speakers niya or ano ba dapat gawin. Yun!
pag-ibig ko, nandito lang ako. Umiibig sa'yo, gagawin ang lahat para ikay makita. Shout out sa number one supporter natin. Ayan, Andrea Gail Toyor. Walang sawang sumusuporta kay AVG. Ayan, shout out, shout out. Shout out sa lahat ng viewers natin. 7 million viewers sa ngayon. Okay. Ngayon, ituloy natin discussion natin about general types of integrated circuits. Sunod natin i-discuss, meron tayong tinatawag na CMOS integrated circuits. Ayan. Yung CMOS naman, so extremely used in different applications as compared with, ayan, kung maaalala nyo yung diniscuss natin before sa transistor, yung meron tayo tinatawag na field effect transistor, no, parang almost pagkaparehas lang yung kanilang applications, but ito nga lang is mas mababa yung tinatawag na threshold voltage. At the same time, mas low power consumption yung tinatawag natin mga CMOS IC. So meron din siyang mga variations. Meron tinatawag na P at saka NMOS devices na kung saan, kalimitan, fabricated sila in a similar chip. Okay? So, mas ano lang, ang advantage niya compared to field effect transistors is yung threshold level at saka mas low power yung kanyang consumption. Itong figure sa baba, ayan, CD4011BE. Ayan. So later, gamitin natin to in actual activity. So kung ano ba itong concept or ano ba ang purpose nitong IC na ito. So, ang next discussion naman natin, ayan, meron naman tayong tinatawag na voltage regulator IC. Ayan. Malaki rin yung piniplay na role na itong tinatawag na voltage regulator ICs pagdating sa
electronic field, no, sa mga circuitry natin. This kind of integrated circuits provide a stable DC output despite of changes within DC input. Commonly used type regulators, kalimitan, mababasa nyo siguro may mga packages kayong may encounter, yung LM309, UA723, LM105, at saka yung tinatawag nating 78 series. Ayan. 78XX. Pagka, kumbaga, pinaka-common sa atin pagka sinabing mag-generate ako ng 5 volts gamit ang 12 volt supply, no, gamit ka daw ng 7805, automatic daw, 5 volts regulated, 5 volts yung output niyan. Ayan. Pwede rin gamit ako ng, sabihin natin, from 24 volts, sabihin natin, from 24 volts, idadrop ko into 12 volts. Ayan. Pwede kang gumamit ng 7812. Into 9 volts, 7809. So, yan yung mga package ng 78XX series na voltage regulators. So, ito gamit na gamit ito usually pagka kinakailangan mong i-drop into tinatawag nating stable output yung mga boltahin natin. Normally kasi pagka may sa mga project development, talagang ito, kailangan mo talagang pag-aralan. Kasi sa isang system naman, hindi lahat ng device dyan is nag-work lang into ano, isang voltage requirement lang. Let's say ang voltage supply mo is 12 volts. Hindi lahat ng component na nandun ay nangangailangan ng 12 volts. So kung yan ay involve yung tinatawag nating digital circuits, kalimitan, logic voltage ang gamit ng mga yan. Meron doon 5 volts, meron 3.3 volts, merong 6 volts, merong 9 volts. Kaya kung paano mo maidadrop, maidadrop yung 12 volts papunta doon sa mga maliliit na voltage supply, ayun, gagamit ka ng tinatawag na voltage regulator IC. Kasi kung hindi ka talaga gagamit ng tinatawag na voltage regulator IC, ang isang option doon, halimbawa, isang sa scenario lang, no? Isang option na pwedeng gamitin mo doon, magsiseparate supply ka. Na may 12 volt supply ka, may 5 volt supply ka. So now, parang pangit naman tingnan, no? So merong isang system lang, pero merong dalawang supply. Kung magdadrop ka naman, sabihin natin, gagamit ka ng limiting resistor, so hindi siya ganun ka-advisable, most especially kapag ka yung idadrive niya or yung magiging load mo is medyo mga sensitive na electronic parts. Pwede siguro siya for general, idadrop lang at meron ka lang load like LED, motors, or fan. Basta hindi siya sensitive dun sa voltage requirement, pwede. Pero kung nangailangan, nagre-require talaga ng saktong voltage supply, ayun, gumamit ka ng tinatawag na voltage regulators. At aside from voltage regulators, meron din tayong tinatawag na operational amplifiers. Yung sa ibang term, tinatawag siyang op-amp. Ayan. Kung siguro naririnig nyo or nababasa sa mga libro, op-amp kalimitan nakalagay. The operational amplifiers are frequently used IC similar to audio amplifiers which are used for audio amplification. These op-amps are used for amplification purposes and this IC works similarly for transistor amplifier circuits. Ayan. Nag-a-amplify. Yun yung isang purpose ng tinatawag nating operational amplifiers. Wala daw siyang pinagkaiba dun sa mga transistor amplifiers natin. Later, mag-design din tayo ng basic circuits dito para masundan nyo how yung tinatawag nating op-amp ay nag-work. Yun. Yeah.
Na dumako naman tayo sa last topic natin for tonight. Ayan. So, last general type ng integrated circuits na ibabahagi natin ngayong gabi ay tinatawag nating timer IC. Ang timer are special purpose integrated circuits used for the purpose of counting and to keep a track of time in intended applications. Yun. So ito isang magandang kagandahan rin ang application nito. Saan ba pwede natin gamitin itong timer IC na to? Kalimitan, pwede mo itong i-implement sa mga LED sequencer na tinatawag. Yung mga ilaw na nagsasalitan sa mga Christmas lights, ayan. Kung talagang trip mong gamitin yung LM555 or timer IC, pwede. But aside from LM555, meron pang iba kayong pwedeng pamilian na timer IC na kung paano mag-fit doon sa inyong gagawing application. So pwede ito sa mga running light, signal lights. Ayan. So sa pamagitan kasi nitong 5-5 timer na to, nagpo-produce siya ng pulse sa kanyang output na kung saan yun yung magiging triggering mo para sa magiging output signal mo. Kaya kalimitan, pwede siyang i-implement sa ilaw, pwede rin siyang i-implement sa audio, pwede rin siyang i-implement sa motor control. Okay? So yan yung muna yung munting discussion natin ngayong gabi. So sana nakabigay tayo ng konting kaalaman sa mga viewers natin. Ayan. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Maraming salamat sa mga nagsubaybay at sa mga magsusubaybay pa sa mga susunod na discussion natin. Ayan, so may mga magre-request ng topics, pwede po kayong mag-leave ng comment lang. At the same time, sa Facebook page po natin, pwede po kayong mag-iwan ng message or comment. Then, bigyan natin ng time. Kung mayroon kayong mga request na project na bubuuhin natin regarding to electronics, microelectronics, programming, pwede po kayo mag-request, i-discuss po natin dito. Ayan. Isang magandang gabi po ulit sa lahat. Maraming salamat po. Ayan.
Okay.